Okay, so last meeting, I've already discussed to you what is the definition of function, what is the definition of relation. We already discussed what are the types of the relations. And we also discussed the vertical line test for us to know or for us to determine if the graph is a function or not. Now, last meeting also, I've already told you or I gave you an assignment that you need to study about the domain and the range and also the evaluating function. You will just go into conduct a study, look for some examples for you to know or for you to have an idea kung about saan po ba yung ituturo ni teacher for today. Okay? For today, I'm going to discuss to you the domain and the range, but the basic concepts only. Okay? So, hindi pa po yung pinakamalalim na definition ng domain and range, kundi yung parang pahapyaw lang po muna. Okay? Kasi po, on the latter part of our discussion, o dun pa sa susunod na mga lesson, okay, dun pa lang po ituturo ni teacher yung domain and range na pinakamalalim na, o yung parang deeper definition ng domain and range. Okay, for today, let's just talk about the basic concept of domain and range. Okay, since pin-assignment ko naman to sa inyo, so I think naman some of you, kung hindi man po lahat, already conduct a study or nag-research na po kung ano po bang definition ni domain tsaka ni range. So anyone who can define to me what is the definition of domain and range? Anyone? Krypton? Okay, may I ask Miss Aryan Katungal? Aryan? Pa-open ng mic? Mahina, anak. Hindi ko masyadong marinig yung boses mo. Sige po. Oh, sige, naririnig ko naman kapag inaano ko yung earphone ko. Okay, define to me what is the definition of domain and range. Aryan? Okay, may technical problem kay Aryan. So let me call another one. May I call Jessie May? Jessie May. Jessie May, naririnig po ba ako? Okay, sabi ni Napire, domain is the set of all points over which a function is defined, and for the range naman po, the set of values of the function takes on as output. Okay, thank you so much, Napire. So, define natin kung ano ba yung domain, ano po ba yung range. Okay, pag sinabi nating domain mga anak, this is the complete set. Okay, of the possible values of independent variable. Or ito yung sinasabi natin in another word, na ito yung set ng x values natin na kung saan pwede natin siya ilagay doon sa given equation. Okay? Simply, the domain is your x.
Okay? So, itong domain na to, ito yung mga possible input variable po na kung saan ito yung ginagamit natin na value para i-substitute doon po sa lahat ng x po na makikita po natin sa equation. Okay? So, sir, paano natin hahanapin or once po ba na naghanap kami ng domain, ano po ba yung dapat naming mga tabat, dapat tandaan? Okay, the first thing that you need to remember once po na maghahanap na po tayo ng domain, kahit saan pong klase ng function, unang-una, the denominator, okay, or the bottom part of the fraction should not be equal to zero. Okay? Pag nag-zero po kasi yung fraction po, it means that the equation or that fraction will become undefined. Okay? So, yan po yung dapat nating iwasan. Okay? Na mag-zero si denominator. Okay? Next one is, kapag meron kayong given na number, okay? The number inside or under the square root sign should always be positive. Okay? Hindi siya pwedeng mag-negative. Okay? Kasi wala namang negative, wala namang square, merong square root sa negative, pero negative pa din siya. Okay? Pero mas maganda kasi kung positive lang po. Okay? Tatandaan yan ha. Kapag square root sign, the number under should be positive. Okay? Huwag pong negative. So, yan lang po yung dalawang na dapat ninyong tandaan kapag po maghahanap na tayo ng domain. Okay? Isa kapag may fraction, isa kapag may square root sign. Okay? Para mas makita ninyo kung ano po ba yung ibig sabihin ni domain, ito po yung visualization niya. Okay? So, makikita nyo po dyan yung graph ni f of x is equal to square root of x. Okay? Ibig sabihin po niyan, itong nakikita nyo na ito, so lagyan natin ng laser point. So, ito po yung graph niya. Okay? So, makikita ninyo, meron po siyang arrow sa dulo. Ibig sabihin po niyan, si graph po is hindi po hihinto dito. It means this is continuous lang po. Okay? Ibig sabihin, infinity po yung graph na ito. Okay? Sir, saan dyan makikita si domain? So, sabi kanina, si domain daw po is yung value ni x. Or makikita natin siya sa x-axis. Ito po siya. So, the domain will start from 0 to the positive infinity. Okay? So, ganun po natin ma-describe or ganun po natin malalaman kung ano po yung domain ng function. Okay? So, ganyan lang po yung gagawin natin, ha? So, titignan lang natin si x-axis. Then, we can determine kung ano po yung domain ng function. Okay? Next one, si range. So, sabi kanina, si range daw po yung output. Okay? So, tama naman po yon. So, pag sinabi nating range, ito po yung mga complete set. Okay? Nung mga resulting values po. Okay? Or ito rin yung tinatawag natin na dependent variable or usually we call it the y. Okay? Sir, paano natin ito makukuha or paano natin mahanap si range? So, mahanap natin si range after po natin ma-substitute, okay, yung value ni x dun sa equation. Kasi sabi natin kanina, si domain daw po, ito yung mga possible value of x. Ngayon, pag na-substitute na natin ito, tsaka natin makukuha si range. Okay? So, si range po, ganito po siya hanapin. Okay? Unang-una ninyong gagawin is you need to spread the possible y values. Okay? Kailangan makikita nyo talaga yung paggalaw or makikita nyo talaga kung ano po ba ang itsura ng graph ninyo. Okay? Baka po kasi meron niyang minimum tsaka meron niyang maximum y value. Okay? So, si minimum po, siya po yung pinaka lowest. Okay? Possible y value. Then, kapag si maximum naman, this is the highest. Okay? Y value po. Ibig sabihin po, yung peakness nung graph ninyo, tsaka yung pinakailalim nung graph ninyo. Okay? So, mahanap din natin si range after po natin mag-substitute. Okay? So, once we already substitute the x values on the expression or on the
equation. So, tsaka lang natin makikita si y. Okay? And everyone, make sure that you're going to look for the minimum and the maximum. This is very important sa range. Okay? Kasi pag hindi natin yan nakita or hindi natin sinama si minimum, kahit may minimum lang po siya, mali na po yung range natin. O kaya kapag si minimum lang kinuha natin, hindi natin sinama si maximum, mamamali na po. Okay? Kasi po minsan po sa graph po, meron pong ending, meron pong continuous lang yung graph. So kailangan nating hanapin si minimum tsaka si maximum. And for us to know kung hanggang saan lang po yung graph natin, we need to draw. Okay? Of course, this is very important for us. Once po na nag-conduct na tayo ng proper discussion on different kind of function, we need to draw or to sketch yung graph po ng function natin. Okay? Para po mapipicture po natin kung ano po ba talaga ang itsura ng graph pag ganito po yung equation. Okay? So, ito po yung visualization po ng minimum tsaka ng maximum. Okay? So, this will be the maximum because this is the highest point of the y. And this is the minimum since this is the lowest point of your y. Okay? Kaya mahalagang hanapin po natin si minimum tsaka si maximum. Okay? Kahit sa ang graph naman, okay, meron po talaga tayong minimum tsaka maximum. Okay? So, depende po yan sa given po natin. Okay, another example of a visualizing of the range. For example, this is f of x is equal to the square root of x. Kung kanina, si domain, tinignan natin sa x-axis. Okay, dito naman kay range, ang titignan natin is yung y-axis. Okay, si y-axis po yung titignan natin. And ganun din po, since may arrow po siya, continuous lang po si range from 0 to the positive infinity. Okay? So, ganun lang po natin makikita, okay, si domain tsaka si range kapag sa graph. Okay? Ituturo lang muna ni teacher ngayon kung paano kuwain si domain and si range sa graph. Okay? Sa next na lesson natin, ituturo ni teacher kung paano kukuwain si domain and range kapag po ang given is equation or expression. Okay? So, malinaw po ba ang pinagkaiba ni domain at saka ni range? So, si domain, simply siya yung pinaka-x. Si range naman po, siya yung output, siya yung y. Okay? So, kapag walang x, wala tayong range. Kasi hindi natin makikita kung ano ibig sabihin or kung ano yung magiging value ni y. Okay? So, yun po yung pinagkaiba ni domain at saka ni range. Okay? Do you have question first? May tanong po ba about the domain and the range? Okay, mukhang wala naman. Okay, let's proceed naman po on the next topic, which is evaluating of functions. Okay? Ano yung naiisip ninyo kapag naririnig nyo yung salitang evaluating of functions? Mga anak. So, ano kaya ang ibig sabihin? Or any idea lang? Unang-unang papasok sa isip ninyo yung salitang evaluating of functions. Anyone? Meron po ba dito? Krypton? Formulas po, sabi ni Samantha. Okay. How about the others? Meron pa po bang ibang sagot po? Okay. Anyone? Finding the value of x and y? Finding the value of f of x? Simplifying, sir? Okay. So, very good, everyone. Okay, so lahat po yan madidiscuss po natin or gagawin po natin dito sa evaluating of functions. Okay, pag sinabi kasi natin evaluating of function, it means that we need to find the value of f of x or simply the y. Okay, syempre, paano natin siya mahanap? It depends on the corresponding given value. Okay, given value saan? Given value kay x. Okay,
Remember mga anak, hindi lang naman x tsaka y yung ginagamit natin na variable, ha? So we can use any letters in the alphabet, okay, para po maging variable. Pero the basic variable or the basic letter that we are using for the function or for the evaluating of function is x and y. Okay, kaya po x and y po yung makikita nyo dyan. Ngayon, sir, paano natin malalaman? Okay, si y. Okay, para mahanap natin si y, we need to replace or we need to substitute every single variable in the x doon po sa equation for us to determine what will be the value of y. Okay? Example, pinahanap tayo or we are asked to evaluate f of 4. Therefore, yung nasa loob po ng parenthesis na to, this is the value of x. Okay? Ibig sabihin lang po nun, lahat ng makikita nyong x doon po sa equation, doon sa expression, is papalitan lang po natin ng 4. Okay, ganun lang po kadali. Papalitan lang natin ng 4, then simplify the answer. Okay, write our answer on the simplest form. Okay, so ganun lang yung evaluating of function. So let's proceed with the example number 1. Okay, for example, we need to evaluate the function f of x is equal to 3x plus 2. And let's find the f of x kapag daw po si x is positive 7, then kapag si x, negative 4. Okay, so dalawa po yung hahanapin natin. So unahin na nating hanapin si positive 7. Okay, ito muna una nating hahanapin, ha. Given the equation or given the function of f of x is equal to 3x plus 2. Unang-unang gagawin natin mga anak is to locate. Okay, kailangan hahanapin muna natin ng maigi kung nasan po ba yung mga x natin. Okay, after natin malocate kung nasan yung mga x natin, we will be substituting the 7 for x. Okay, sa pag sinabi kong lahat, lahat. Okay? Wala tayong maiiwan na kahit isang x. Okay, so it will become f of 7 is equal to 3 multiplied to 7 plus 2. Okay? So si x na dito na variable, pinalitan na po natin ng 7. Okay? So after natin mga anak mag-substitute, okay, we will be simplifying. Okay? Papaliitin natin ng papalitin or not literally papaliitin, pagsasama-samahin na natin sila. Paano? Okay, we need to follow the PEMDAS rule. Okay? So multiply muna natin si 3k7 resulting of 21, then bring down positive 2. Okay? So after nun, so si f of 7 is equal to 23. Ibig sabihin nun mga anak, na kapag si 7 daw po ang value ng x natin, ang value naman ni y is 23. So 7 correspond with 23. So ganun lang siya, ha. Okay, substitute lang natin, then simplify. Dalawa lang po yung gagawin natin on evaluating the function. Okay? Paano naman po kapag kay negative 4? So same thing, locate first all the x, then substitute na po natin. So substitute negative 4 sa lahat ng makikitang x, kaya magiging f of negative 4 is equal to 3 multiply with negative 4 plus 2. Okay? The next will be simplifying. So 3 multiply to negative 4, magiging negative 12. Then pagsamahin natin using the PEMDAS rule, so kung mapapansin ninyo, opposite yung sign nila, isa negative, isa positive. So isusubtract lang natin yan and we need to follow the sign of the highest number. Okay, so f of negative 4 is equal to negative 10. So kapag negative 4 naman yung value ng x natin, the value of y or the value of f of x is equal to negative 10. Okay, so ganun lang po kadali yung gagawin po natin dito po sa topic na to.
May tanong po ba kay example number one? Mabilis po ba ang discussion? Okay. So, mukhang hindi naman. Okay. Let's proceed with the example number two. Okay. Try naman natin kapag may fraction sa equation. Okay. Let's evaluate the function. H of R is equal to 1 over 3 R plus 2. And find H of R when R is equal to 600 and when R is equal to negative 12. So, unahin natin si 600. So, pareho pa rin naman po yan ang gagawin. Okay? Pareho pa rin ang process. Substitute lang natin, then simplify. So, unahin natin si R is equal to 600. So, magiging H of 600 is equal to 1 over 3 times 600 plus 2. Okay? Pinalitan ko lang po yung value ng R. Okay, wala po akong tinanggal, wala akong binawas, may binago lang. Okay? After po niyan, let's simplify. Okay? So, what is 1 over 3 multiplied to 600? Ano po kaya magiging sagot? So, patype yung answer. 1 over 3 times 600. 600 over 3. Kung kaya i-simplify, simplify the answer. 200. Okay, Kyla says it's 200. So, 1 over 3 times 600 is 200. Mga anak, kung kaya po i-simplify, or yung kung yung answer po is pwede pa nating i-divide. I-divide po natin siya. So hindi lang natin siya gagawing decimal point. In case sa kung hindi po kaya i-divide or kung kaya naman tapos yung answer is decimal point, okay, stay na po tayo sa fraction. Pero kapag ang answer po is whole number, okay, let's simplify the answer. Okay, so 1 over 3 times 600, that is 200. Then bring down positive 2. So, 200 plus 2, it means H of 600 is equal to 202. So, ganun lang siya kadali. Paano naman kapag negative 12? Okay, R is equal to negative 12. So, same thing. Substitute lang po lahat po ng makikita natin na X, gawing negative 12. And then simplify. How about this one? 1 over 3 multiply to negative 12. Okay, negative 4. Very good. Okay, so negative 4, so H of negative 12 is equal to negative 4 plus 2. Then kanina, may ganito rin scenario, magkaiba sila ng sign. So subtract natin, then follow the sign of the highest number. So, negative 4 plus 2, so it will become H of 12 is equal to negative 2. So, ganyan lang po yung gagawin natin. Madali lang po ba o mahirap? Okay. Syempre, napakadali lang po ng... Okay, di ba? Madali lang. So, kapag sinunod lang po natin yung step-by-step procedure... Okay, kung gagawin lang po natin lahat po ng dapat gawin, okay, madali lang po talaga siya i-solve. Okay? Example number 3, let's try little harder na meron ng exponent, tapos merong square root sign. Okay? Given the function of f of x is equal to 5x squared minus 2 to the square root of x plus 7, let's evaluate f of negative 3. Okay? Paano kapag si x daw po is negative 3? So, unang gagawin, lagi ito ha. So, huwag tayo makakalimot. Substitute. Lahat ng makikita nyong x dito sa equation, palitan ninyo. So, it will become f of negative 3 is equal to 5 multiplied to negative 3 squared. Tandaan ha, si squared po, para lang po yan kay x. Hindi po kasama si 5. Okay, minus 2, then square root ng negative 3 plus 7.
So lahat po ng x po, napalitan po natin ng negative 3. After po nun, simplify po natin. Okay, isa-isa. Okay, so ito po magiging itsura. So negative 3 times negative 3, positive 9. Negative 3 plus 7, 4. Okay, so inuna ko po gawin yung may exponent tapos yung radical sign. Okay, bago ko po sila pagsasamahin. Okay? So 5 times 9, that is 45, then 2 square root of 4 is 4. Question, paano naging 4 yung 2 square root of 4? Saan nakuha yung isang 2? 2 plus 2. Sabi ni VNS, it's 2 plus 2. Si Leslie naman, factor ng 4 is 2 times 2. Square root ng 4, yung square root ng 4. Okay, 2 po kasi yung root, kaya 2 times 2. Okay, very good. So the square root of 4, so this is a perfect square, kaya po meron tayong 2. Okay? So since ang square root po ng 4 is 2, kaya po ang mangyayari po dito, etong part na to lang ha. So ang mangyayari po dito is magiging 2 multiply po kay 2. Okay? Kaya po merong resulting na positive 4. So very good everyone. So 45 minus 4, so f of negative 3 is equal to positive 41. So kapag po si negative 3 ang value ng x, the resulting f of x or the y is 41. So ganun lang siya, anak, kadali. Okay? May tanong po ba sa example number 3? Wala po, sir. Okay. Maliwanag po ba? Mabilis po bang nag-explain si sir? Or okay lang naman? Okay lang, maliwanag po, sir. Okay. So, hirapan pa natin ng konti. Okay? Dito may na-encounter na kayong square root, mayroon ng pa-exponent. Hirapan natin ng konti pa. Okay? Paano naman po kapag po ang x natin is fraction? Okay? Dito kasi natatakot yung mga batang iba. Okay? Kapag fraction po yung given. Ah, pag fraction yung value ni x. So, for example, we have the function of f of x is equal to 4x squared minus 5x plus 3. Okay? Then let's find f of x kapag si x po is 1 over 4. Okay? Gawin nating fraction cx. Para at least kapag may na-encounter kayo ganito sa assignment ko, alam nyo na po kung ano pong gagawin. Okay? So, unang-unang gagawin natin dyan, so sabi nga ni teacher, always do first the substitution. So, substitute natin lahat po ay yung 1 over 4 sa lahat po ng x na makikita natin. So, it will become f of 1 over 4 is equal to 4 times 1 over 4 squared. Again, yung squared, para lang po yan kay 1 over 4, minus 5 times 1 over 4 plus 3. Okay? So, pinalitan ko lang po lahat ng x. So, after nun, okay, simplify lang natin siya. So, kailangan lang natin makuha yung pinaka-simplest form. Okay? Or the simplest form of this equation. So, uunahin natin sagutan is yung naka-exponent. So, what is 1 over 4 squared? Ano kaya yung 1 over... Okay? Very good, Gabriel. So, 1 over 4 is 1 over 16. Sir, paano mo nakuha yan? Or paano nakuha ni Gabriel yan? Okay, ang gagawin lang po dyan kapag po mag-i-square tayo ng fraction, iisa-isahin lang po natin yung pagkuha ng square. Unahin natin si numerator, then next si denominator. So, 1 times 1 is 1, 4 times 4 is 16. Kaya the square root of 1 over 4
is 1 over 16. Okay? Next one is to multiply 5 by 1 over 4. So, ano kaya ang product once we multiply 5 by 1 over 4? Okay, kung, again ha, kung hindi po siya whole number, hayaan lang po siyang naka-fraction form. So, what is the product of 5 multiplied to 1 over 4? Okay. Very good, Leslie. Very good, Kathleen. So, once po na minultiply natin itong dalawa, ang answer po is 5 over 4. Then, bring down positive 3. Next one, multiply naman natin si 4 kay 1 over 16. So, ano naman po ang magiging answer for multiplying these two? 4 times 1 over 16. Christian Pantin says it's 4 over 16 or 4. Leslie says it's 1 over 4. Christian, tama ka na 4 over 16. Pero yung or mo, or yung pinaka-simplest form mo pa, is mali. Hindi siya 4 anak. Kasi hindi naman siya 16 divide 4. This is 4 divide 16. So the correct answer, Christian, is 1 over 4. Pero tama, Christian, yung idea mo na 4 divide 16, ha? Mali ka lang ng pag-simplify pa. Okay? So, 4 times 1 over 16, that is 1 over 4, minus, copy lang natin si 5 over 4, then si positive 3. Okay? Next step. Okay. Combine na natin ito. So, 1 over 4 minus 5 over 4. Ilan po kaya? Ano po ang magiging answer or what will be the difference ni 1 over 4 tsaka ni 5 over 4. Kyla, negative 1. Leslie Cruz, negative 1. Very good. Okay? So, the difference of the two is negative 1. Sir, paano? Okay? Since pareho na po yan sila ng denominator, kopyahin nyo na lang po. Then 1 minus 5 na lang po yung gagawin ninyo sa taas. So 1 minus 5, that is negative 4 over 4. O, since pareho silang 4, okay, that will be 1. And since meron pong negative sign dito, kaya po negative 1. Okay? Kaya ang magiging answer po dito, okay, sa dalawa, is negative 1. Okay, then bring down positive 3. Okay, so negative 1 plus 3, so simplify na natin siya, so the answer will be positive 2. So kapag po ang x natin is 1 over 4, this is the y is 2. So ganyan po siya. Okay, madali, mahirap. Madali lang po ba? Oo naman, sir. Napakadali. Okay? So, madali lang naman talaga siya, anak. Okay? Iintindihin lang natin or wag lang tayo matataranta kapag po parang feeling natin or parang feeling natin na pe-pressure na tayo kasi parang ang dami ko nang nakikitang numbers. Okay. Inhale, exhale lang tayo. Okay? So, masasagutan natin yan. Okay. Another example, hirapan pa natin ng kakaunti. Okay? So, same po yung same yung equation natin. So, we have here the f of x is equal to 4x squared minus 5x plus 3. Okay. Paano naman po kapag si x po is square root of 2 over 2? Okay. Sir, bakit may ganyan? Naka-fraction na tapos may square root pa yung numerator. Okay? So, wag po tayong matatakot pag ganyan po yung mga example po natin. Okay? As long po na alam po natin yung process, okay, everything is under control. Okay? So, let's start.
So, unang gagawin po natin is to substitute po the value of x, which is the square root of 2 over 2. So, it will become f of the square root of 2 over 2 is equal to 4 multiplied to the square root of 2 over 2 squared minus 5 times square root of 2 over 2, then bring down positive 3. Okay? Next step. Okay, na-substitute na natin. Okay, isa-isahin na po natin silang i-simplify. Okay? So, copy muna natin si f of the square root of 2 over 2. And then, simplify na natin tong part na to. Okay? Gusto ko kayo magsisimplify. So, ano po ang square root of 2 over 2 squared? Ano po ang magiging answer po dito? Ano kaya yung squared ng square root of 2 over 2? 2 over 4? Kayla, tama yan. I-simplify mo pa. Okay, Kathleen, 1 half. Okay, that's correct. Okay, Kayla's answer is correct. 2 over 4. Pero sabi ko nga, lagi natin i-simplify pa kung kaya pa pong i-simplify. Okay, so the final answer will be 1 half. Sir, paano naging 1 half yan? Okay, kagaya ng ginawa natin kanina, kailangan iisa-isahin lang natin siya. Okay, unahin natin si numerator. Si numerator naka-square root of 2. In-squared ko pa. So ang tendency po niyan, makakancel yung sign or the radical sign, makakancel si square root, si squared. Kaya ang matitira po sa kanya is 2. Okay? So, ilagay ko muna. Wait lang po, ah. Ayan. So, ilalagay ko muna dito si 4 para mas makita po natin. Then, ito po, magiging 2 po siya. Ay, may iwan lang si 2. Now, si denominator naman po, okay, since whole number siya, i-squared lang natin siya. So, that will be 4. So, ang answer po is 2 over 4. Pero since kaya pa po siyang i-simplify, okay, we need to simplify the answer po. So, 2 over 4 po, pwede pa po siyang maging 1 over 2. So, magiging 1 half na lang po siya. Okay? Next, minus. How about this part? What is 5 multiplied to the square root of 2 over 2? Okay, kung hindi nyo matatype sa chat box yung sagot, pabukas na lang po ng microphone ninyo. Okay, so what will be the product once we multiply 5 by the square root of 2 over 2? 5 square root of 2 over 2. Okay, so the answer will be 5 square root of 2 over 2. Okay? So, 5 square root of 2 over 2. Sir, anong ginawa mo? Okay, all you have to do is to multiply 5 dito po sa numerator. Then, kung kaya po, i-divide po siya sa denominator. Okay? So, since hindi po kaya, kaya naman, pero decimal point po yung magiging answer, hayaan na po natin siya sa gantong itsura. Okay, then bring down positive 3. Okay, next step is we're going to simplify po yung nasa unahan, which is 4 times 1 half. So, 4 times 1 half po, again, 4 times 1, then divide sa 2. So, 4 times 1 is 4, divide 2, this is 2. Okay, then copy minus 5, square root of 2, over 2, then bring down positive 3. Okay, next step that you're going to do is to combine, okay, yung like terms. Okay, so since itong nasa gitna po, wala po siyang kapareho. Okay, wala siyang kaparehong may square root ng 2. Ibig sabihin po niyan, mag-i-stay lang po siya and we're going to bring it down lang. So it will become f of square root of 2 over 2 equal negative 5 square root ng 2 over 2. And then, itong dalawa, since pareho po silang constant, okay, pagsamahin po natin. Okay, so 2 plus 3, this will be 5.
So, yung pinaka-final answer po natin is eto na po. Okay? So, this will be our final answer. So, f of the square root of 2 over 2 is equal to negative 5 square root ng 2 over 2 plus 2. Plus 5. So, ganyan lang po yung gagawin po natin. Okay? Question po sa example na ito. Sir, pwede pong mauna yung 5? Yes po. Okay? Pwede pong mauna si 5? Okay? Ganito po ang magiging itsura kapag po sinulat natin si 5 ng una. Ito yung isang answer ha. So, kapag inuna natin si 5, so magiging 5 minus 5 square root ng 2 over 2. Okay? Okay lang po, mauna si 5. As long po na hindi nyo po babaguhin yung mga sign po nila. Okay? Kung positive, positive. Kung negative, negative. Okay? Any question pa po? Wala naman na. Okay, hirapan pa natin ng kakaunti. Okay, onting hirap pa. Mamaya na yung assignment. Okay, delete ko na to ha. Ay, sorry, sorry. Okay. So, erase ko na siya. Okay, palitan lang natin si x. So, same pa din tayo ng equation or ng function. Wait lang po. Okay. Paano naman po kapag sa equation po is may x din? What I mean is kapag po si x po is meron ding variable. Okay? So, hanapin natin kapag si x is equal kay x plus 1. Okay? Sir, paano pag ganyan? Yung x natin meron ding variable. Okay, so okay lang po yan. So, ganun pa rin po yung gagawin natin. Substitute natin. So, it will become f of x plus 1 is equal to 4 times x plus 1 squared minus 5 times x plus 1 plus 3. Okay? So, wag kayong malilito ha. So, pinalitan natin yung x pero may x pa din. Okay lang po yun as long na napalitan po natin lahat ng x sa equation. Okay, next step po is we're going to simplify. So, isa-isahin na po natin sila. Okay, unahin natin yung nasa unahan, which is yung may exponent. So, bring down po muna si 4, then focus po tayo dito. Alam nyo po ba ang gagawin kapag may ganito po? X plus 1 squared? Do you have any idea what will be the answer? Or what will be the parang general form po kapag po may ganito? Distribution. Okay. So, ang gagawin natin dyan, anak, is gagawin natin siya ng gantong form. I forget the name or I forget the color on this. Pero kapag ganito po yung itsura niya, it should be on the form of ax squared plus bx plus c. Okay? Kailangan magiging quadratic po siya. Okay, para kasing naka-factor to. So, una pong gagawin natin dito is to squared po muna yung x. Okay? So, the squared of x is x squared. Okay? So, x times x muna yan. Next po, para po makuha yung gitna, we're going to multiply x by 1, then times 2. Okay? Ibig sabihin po nun, meron po siyang times 2. Parang 2 times A times B. Ganyan po yung gagawin natin. Si A po si X, si B po yung 1. So, 2 times X times 1 is equal to positive 2X. Naturo ba to sa inyo nung high school kayo?
kung paano mag-simplify po ng ganito. And lastly po na gagawin natin is to square the last part or yung positive 1. Kaya po magiging positive 1 lang siya. Naturo po ba sa inyo to kung paano po yung gawin nung junior? Oh, very good. Okay? So at least you already have an idea. So ganun lang po yung gagawin natin. So hindi na mahihirapan si teacher mag-explain. So ganun lang po ha. I-squared muna natin yung una, which is dx. Then after nun, multiply natin yung dalawa. Then times natin sa 2. Then last part, para makuha yung third term, is squared lang natin si 1. Okay? Next po is eto po. So dito naman sa part na to, all we have to do is to distribute 5 inside the parenthesis. Okay, so unahin natin si 5, multiply kay x. That will be 5x. Then next po is 5 times 1. Positive 5. Then bring down positive 3. So, ganyan na po. So, simplify pa natin ng kakaunti. So, kopyahin lang natin ito na f of x plus 1. Okay, ganun din kagaya ng ginawa natin dito, distribute lang natin isa-isa. So, 4 times x squared, that will be 4x squared. 4 times 2x, that will be positive 8x. Then 4 times 1, that is positive 4. Then kopyahin lang po ito lahat. Minus 5x plus 5 plus 3. Okay? So after po nyan, this will be the time that we will be combining all the like terms. Okay? Combine like terms. Sir, anong ibig sabihin ng like terms? Ibig sabihin po niyan, lahat po ng magkakapareho ng variable at ng exponent. Okay? So kung may exponent na 2, kailangan yung ipag-add mo sa kanya or ipag-subtract mo is meron ding exponent na 2. Okay? Kailangan pareho po sila. So dito, excuse me, si 4x squared, wala siyang kapareho, wala siyang like terms, so bring it down. Okay? Next po is si positive 8x tsaka si negative 5x. So, pareho sila. Pareho ng variable, pareho ng power or pareho ng exponent. So, 8 minus 5, so positive 3x. Okay? And then lastly, yung constant na 4, na tatlo. So, we have positive 4, positive 5, positive 3. Resulting 4 plus 5, that is 9. 9 plus 3, that is 12. So this will be the final answer. Ah, hold on! Hold on! Merong mali si teacher. Okay? Sorry for my mistake. Ngayon ko lang napansin. This is not positive. Sorry po. So minimal lang naman po. So, negative 5 pala to times positive 1. This is negative 5. So, minus 5 po pala ito. Sorry. So, hindi po siya positive 12. Kundi, ito lang po siya. So, 4 minus 5. Okay. 4 minus 5, that is negative 1, plus 3, positive 2. Sorry po. Okay, buti napansin agad. So, this will be the final answer na po. Okay? So, kapag po si x plus 1 po yung value ng x natin, so si y will be 4x squared plus 3x minus 3. Plus 2. Sorry. Okay? So, may tanong po ba dito sa part na ito? Naguguluhan po ba? Okay, it's already time na pala. Baka biglang pumasok na yung teacher ninyo. So, dito na po natin tatapusin yung evaluating of function. Okay? Next one po is your assignment. So, please take a screenshot of your assignment. So, this assignment is isusulat po siya sa malinis na papel. I need the complete solution. Okay, and then box your final answer. And then take a picture of it, send it on our Google Classroom.
So mamaya po gagawa po ako ng pagsesendan nyo po ng answer nyo po. Okay? So masyado ng 3 minutes na tayong lumagpas. So Krypton, thank you so much for your time. And meron po ba kayong kasunod na subject sa akin or break time nyo?